So ito na nga mga ka-GMC, yung naantay natin na tinaabangan na Mountain Peak. Ayan, so Aero 4700 natin na road bike, isa sa pinaka-latest 2024 model. Ayan, so kung napanood nyo yung update natin doon sa Mountain Peak Striker 3000 na road bike, so meron pa palang mas latest, no? Ayan, itong si Mountain Peak Aero R4700 road bike. Ayan, so quick specs natin siya. So ito po yung alloy frame, alloy seat post, naka-integrated stem at drop bar. Ayan, Mountain Peak ang brand, no? So carbon fork, Mountain Peak din. Then ito, naka-brief stern ng Quantum. Ito ay 10 speed, FDNR din niya, ay naka-Shimano Chagra. Ayan, so Halotech crank, pro wheel ang brand niyan. Ayan, so dito is naka 24 hose, then ito naka alloy hub, naka true axle na rin po yan itong Mountain Peak natin na road bike. Ayan, so umpisa na natin yung bike check itong Mountain Peak. Ito pala is 11.5 kilogram, no? So umpisa na natin. Amazing day mga ka-GMC, and so welcome back to my channel. And so meron naman tayong bagong i-update o bagong iba-bike check na road bike na nilabas ni Mountain Peak. Ayan, so kung napanood nyo yung i-update ko na nakaraan, yung Mountain Peak Striker 3000 natin na road bike, so meron pang mas latest doon, no? So ito si Mountain Peak Aero R4700 road bike. So alamin natin yung specs niya, yung pinaka consulit na nga ba siya ngayon, 2024 model ni Mountain Peak. Ayan, so umpisa na natin yung bike check. Pero bago ang lahat, please like and subscribe my YouTube channel, GMC Bike Check and GMC Bikes Cavite, para updated kayo sa mga bagong parating, bagong stocks dito sa atin. Ayan, so umpisa na natin, let's go. Amazing day mga GMC, ito na inaantay natin at inaabangan na Mountain Peak Aero R4700 na road bike na nilabas ni Mountain Peak. Ayan, so kung napanood nyo yung update ko nung nakaraan, yung Mountain Peak Striker 3000, so mas meron pa palang mas latest na nilabas ito. So ito si Mountain Peak Aero 4700 natin road bike. So alamin natin. So yung umpisa natin dito sa kanyang frame. Ayan, so color combination niya is a matte gray black color. Ayan, so kung mapapansin natin dito sa kanyang seat stay, dito nakalagay yung Aero na model niya, then R4700. Ayan, so dito sa kanyang chain stay, so wala namang masyadong design. Pero yung kinagandahan sa frame niya, kung titignan ko, kala ko carbon, unang tingin ko dito carbon frame, pero yung chinek natin siya, ito po ay alloy frame. Ayan, so kung mapapansin din natin sa kanyang frame, ayan, so smooth weld. Ayan, parang carbon kasi yung pagkahulmahan niya, no? Dito. Then sa kanyang set tube, ayan, kung mapapansin nyo yung set tube niya, ang ganda ng design, kurbada. So bihira mo rin makikita sa alloy, no? The most sticker na nakikita to sa mga carbon frame, no? Yung ganyang kurbada. Ayan. So dito may lagayan din siyang battle cage dito sa kanyang set tube. Then dito, size ng frame nito, ayan, tatlong size na lumabas nito, 47, 49, and 52. So 47 po yung pinakamaliit niya na size, no? So ito, 47, 5'6 below, ito na po yung fit sa inyo. So dito naman sa kanyang top tube, dito nakalagay yung simpleng-simple lang. So walang nakalagay na mga any design, no? Except po dito, ayan, gray. Then dito, syempre sa kanyang down tube, nakalagay yung mismong brand niya na Mountain Peak. Then meron na lagayin din syempre ng isang battle cage. So dalawa na, sa kanyang seat tube tsaka sa kanyang down tube meron yan. Sa kanya namang seat post, Mountain Peak ang brand. Ayan, so yun po yung pinaka height niya, no? So naka Aero din po yan. So halos same lang din sila ng yung Striker natin 3000. So stock pedal alloy, yan pang road bike, so medyo nag slim dito. So left and right yan. Yung saddle niya, yan, medyo may pagkakitid, so isang dangkal ko lang. So meron yung butas dito sa gitna, yan, lagabasan ng utot daw, sabi ni Kaelien.
Then dito, naman tayo sa kanyang harapan. Ayan. So ito yung logo ni Mountain Peak sa kanyang head tube. Kaya naiba lang talaga yung frame nito eh. Ayan o. Medyo, hindi yung, di ba yung mapansin nating frame? Diretso. So ito medyo may design po. Ayan, may second layer. Bago yung mismong kanyang logo ng brand. Ayan. So dito, is internal. Ayan, so kung mapapansin nyo naman, wala siyang cable na nakalabas. Ayan, so internal po ito. Ayan yung stem spacer. Then yung stem at drop bar niya is integrated na or magkasama. Brand pala nito is a Mountain Peak din po. May kasama na rin po yung bar tape. Ayan, so dito sa kanyang STI o Ripster, natin tawagin kasi STI si Shimano. So combination siya, no? Ayan, yung papansin ko yung dati, katulad ni Java, may kinocombine sa kanya yung Deca tsaka Sora. So ito naman, yung nakakombine sa kanya dito, yung nakatie up sa kanya is yung Quantum na brand. So Sensa din po ito, ito ay 10-speed HRD. So HRD si Quantum natin. Yung shifter is a cable. Pero yung kinagandaan nito, nung nagulat ako, first time ko nakakita ng hydraulic, no, mula dito sa kanyang shifter. Yan. So hydraulic pala talaga siya. So nung binuksan ko dito, so yung mismong host niya diretso talaga. Ayan po, kung mapapansin nyo. So yung nakalagay na caliper niya na hydraulic is Pro. Ayan, 3 Pro ata tawag dito kasi parang ganun, o M Pro. So comment down below kung anong mismong tawag dito. So yung fork pala nito is a carbon fork. Kala ko din nung una is alloy. So kasi alloy frame na siya eh. Pero nung chinek ko yung dulo ng kanyang fork, yung dito sa may head tube, ayan, so carbon pala to. So Mountain Peak din ang brand. Ayan. So sa kanyang rotor na ginamit sa kanya is M Pro pala. So ito ay 160mm by 44mm PN28. Ganda rin ang rotor nyo. So alloy na rin yung kanyang hub. Tingnan natin kung anong brand. So walang pagkakilanlan yung brand nya. Kung ano, ba't walang brand, no? Pero yung gusto ko dito, syempre naka true axle na yan. So wala kang hindi sa quick release, no, katulad ng iba natin yung nakikita. So true axle na siya. So dito ako na naninibago. Kasi mostly nakikita ko lang yung cable actuated natin na mechanical na single piston. Pero ito naka-M-Pro na. Hydraulics brake na po yan, no. So nakikita lang naman natin yan sa mga mountain bike, yung mga hydraulic na katulad niya na diretso yung hose niya. Kasi yung nakikita lang natin yung cable actuated hydraulics, na dito lang yung mismong hydraulic niya sa caliper, no. Pero ngayon, kumpleto na hanggang hose niya. Papunta dito. So, dito sa kanyang hub, so bilangin na rin natin kung ilang holes yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 holes ito. So, mas magaan siya. Compare mo dun sa mga 32, 28. Then, ito yung kanyang rim is an aerowick. Then, 38mm. Yung gulong naman na ginamit sa kanya, 700 by 28C, CST Recourse, yung mismong brand ng gulong niya. So 28C na po ito, no. So mga nagtatanong kung pwedeng palabaran, so pwedeng-pwede pa naman siya dito sa kanyang fork. I think kaya nito hanggang 32. Hindi ko lang sure, no, pero parang kaya pa. Pero dito sa likod, ayan, so medyo kitid na dito eh. Konti-konti na lang siguro ang clearance siya pa sa mga gusto mag-32C dito. Konti-konti. Kasi 28, napakaganda na po ito sa road bike. Kasi yung setup nito is a road bike, no? So dito naman tayo sa kanyang FD. So sa FD niya, gaya ng sabi ko kanina, katulad din to ng Java, na nakatie up yung mismong shifter or STI niya doon sa harapan, no? So dito is Quantum. Dito naman is a Chagra. So Chagra natin is a 10-speed. Ayan, so kung Shimano Clarice 8-speed, Shimano Sora is a 9-speed, itong Chagra 10-speed. Ayan, so FD nya is naka-brace on. So nakakabit dito sa frame nya. Ay, dito pala nakakasulok yan. Then, yung crank nya is a Pro Wheel, Halotech na rin po yan. Ayan, 5034 ata to, hindi ako nagkakamali natin. So mostly lang naman nakikita ko nito 5034 eh. Ayan, so dito naman sa kanyang RD, ayan, syempre naka Shimano Chagra yan. So
So kasi type na po ito 11 to 34 tet. Ayan, so dito natawa ako doon ah. So 24 holes, 38 mm yung kanyang rim, alloy na rin po yan, Heroic ang brand, naka-pressed above si ST Recourse yung kanyang gulong. Ayan, so size 47 itong Mountain Peak Aero 4700 natin na road bike. So alloy frame, alloy seat post, naka-integrated stem at drop bar, carbon fork, alloy hub, naka-silvering, naka-hydraulics brake na siya ng M-Pro. Ayan, so napakaganda nito. Ripster niya is HRD Quantum. Yan po yung Mountain Peak Aero 4700 natin road bike.